Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin." May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay naririto tayo ngayon para sa pagninilay sa 27th linggo sa karatiwang panahon. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay magkakaugnay. At ang lahat ng nilikha ng Diyos ay dapat nagmumula at matatapos pabalik sa Kanya. Ang ating ugnayan, ang ating paikipag-ugnayan ay nagmumula at nag-uugat sa pagmamahal ng Diyos. Ngayong linggong ito, ito ang tema ng tatlong pagbasa. Ganyan din sa ating ebanghelyo, lalo na ang iniingatan natin na nawa ay tuluyang mawala sa ating simbahan at lipunan, ang paghihiwalay ng mag-asawa, ang diborsyo. Sa ating pagninilay sa mga pagbasa ngayon, lalo sa ebanghelyo, ito ang binibigyang diin. Ang bawat ugnayan ng lahat ng tao o mga nilikha, higit sa lahat sa tao, ay dapat nagmumula at nagugat sa Diyos. Ito ang nagbibigay ng lalim, ng kabuluhan, at higit sa lahat ang nagbibigay sa atin ng grasya upang magpatuloy bilang kanyang mga nilikha at tinawag niya ring magmahal. Ang dahilan ay dahil sa pagmamahal, at ito rin ang dahilan dapat upang mapalalim ang ugnayan. Kaya nga, isang malaking sakit, hindi lang sa simbahan, higit sa lahat sa ugnayan ng bawat tao, ang diborsyo, ang paghihiwalay. Dahil ito ay tumutulig sa plano ng Diyos para sa atin. Ang banal na tipan ng dalawang tao na nagmamahalan at tumutugon sa tawag ng Diyos, dapat sila itumutugon ayon sa kanyang grasya at pagmamahal. Ang ugnayan ng mga tao at ng mag-asawa na dapat nagmumula sa pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, paano ba mapagtitibay ang ugnayan na ito? Ang ugnayan na nagmumula sa Diyos, kailangan ang tatlong bagay. Una, ang respeto. Ikalawa, ang pagtutulungan. At ikatlo, ang pagiging tapat at matatag
sa pananampalataya. Sa ating mapagbasa sa araw na ito, lalo na sa Ebanghelyo, ito ang binibigyang diin. Hindi ninais ng Diyos na mag-isa ang tao o ilayo ang kanyang sarili, gayon din ang kanyang mga nilikha. Kaya nga binigyan ng Diyos ng pagkakataon ang lahat ng nilikha, lalo ang tao, na makadaupang palad ang kapwa niya upang maranasan at maramdaman ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan nito. Kaya nga sa araw na ito, ito ang binibigyang diin. Nanawa, ihingi natin ang biyaya at pagpapala. Ang pagsira sa pamilya ay kalaunan pagsira sa pananampalataya. Breakdown of family will also result to breakdown of faith. At nawa sa ating bansa na natili pa rin ang batas laban sa diborsyo, ito nawa ang ating pagtibayin at palalimin. Hindi lang dahil bragging right o pagkilala dahil dalawang bansa na lang tayo sa buong mundo ang may ganito, pero dahil sa pagkilala natin sa kahalagahan at kabuluhan ng ugnayan at pagmamahal natin sa ating kapwa at higit sa Diyos. Kaya nga nawa sa araw na ito, mahalaga na pagtibayin sa ating paikipagkapwa at pagiging magkakaugnay ang respeto. Hindi dahil obligasyon o hindi dahil naatasan o hindi dahil kultura, dahil nakikita natin ang kabutihan sa bawat isa. Ikalawa, ang pagiging bukas na tumulong sa bawat isa, ang pagsuporta. Hindi lang sa loob ng pamilya, gayon din sa ating kapwa na nakakasalamuha, ang pagiging bukas na sumuporta at tumulong. At huli, ang katapatan. Ang katapatan na sa kabila ng mga pinagdadaanan, mananatili tayong naroroon kasama nila. Kaya nga ang Eucharistia, tayo pinalalahanan ng Panginoong Jesus sa ating pakikisama at pakikidaupang palad sa kanyang banal na hapag kainan. Tayo ay binibigyan ng lakas ng Diyos at grasya na mapagtibay ang ating ugnayan sa bawat isa, ang ating relasyon sa bawat isa, lalo na sa loob ng pamilya, upang sa kabila ng masalimuot nating pinagdadaanan na problema at pagsubok, ang grasya ng Diyos ang siyang ating lakas at tanggulan, lalo na sa ating pamilya. Nawa ang ating pamilya ay maging matatag, na may malalim na ugnayan, pagkilala at respeto at pananampalataya. Nawa, sa ating pagninilay sa araw na ito, ito ang ating hingi ng biyaya at pagpapala. Ugnayan at relasyon na nagmumula at nagugat sa pagmamahal ng Diyos. Pinagtitibay ng ating pagkilala at pagrespeto, pakikipagtulungan o pagsuporta, at higit sa lahat, katapatan. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Diyosesis ng Balanga, lahat ng parokya, halin ng sumamba, magpuri sa Kanya. Panahon.